Hello guys, Benji Palaroan Jr. And magandang araw sa inyong lahat. Disregarding about dun sa reaction ko o napanood ko pala dun sa Rocky Tulfo about isang social media influencer nag-endorse ng t-shirt brand at may isang influencer din or YouTube influencer na tinitira yung t-shirt brand na yun or yung nag-i-endorse ng social influencer. So, kumbaga, ito ay dapat natin malaman as a social influencer or YouTube influencer ka man ba, Facebook influencer ka, Instagram influencer ka, you need to take na tinatawag na online ethics or responsibility. Alamin natin, nowadays, wala na yung tinatawag na tri-media, na tinatawag na newspaper, radio, sa TV. Yun yung panahon ng matagal na tri-media sa advertisement. Ngayon, pumasok na tayo sa social media. So, we have the right to brand ourselves, or we have the power to brand ourselves, or to promote ourselves to using social media platform like Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, at maraming pang iba. So, ang lesson lang dito, dun sa napanood ko, dun sa, at reaction ko sa Rocky Tulfo, na dun kay Leng, although, she's young, and probably, hindi siya na masyado educated about branding, na tinatawag, or natawag na ethics. Kaya tawag. Kailangan ma-educate siya or ma-inform siya. Kasi kahit babaeng tao ka, tapos yun yung brand mo na tinatawag, ayaw ka rin sabihin yung brand, ayaw ka rin sabihin yung name ng ano, ng t-shirt o yung brand na pare noon, medyo nakaka-degrade sa isang babae. Dapat pinag-aralan niya mabuti yung papasukan niyang brand endorsement or anong, kasi it will hurt her in a long term. Kasi ang online hindi na kontrolado ng isang entity. Marami ng entity ang nagkocontrol dyan. Kung nakuha yung clip mo na sinusuot yung apparel na yun, magbabiral yun, magpupost na ng ibang tao yun. Wala ka ng control. So, yun yung mahirap doon. So, kailangan pag-aralan mabuti kung papasok ka sa isang online endorsement, online brand, ano yung produkto. Since I'm a online entrepreneur, dahil nagninegosyo ko, nagbebenta kami ng asawa ko ng mga products, I'm in real estate, then and right now, I'm studying the online platforms like YouTube still. And I'm a part of it right now. I'm a YouTube influencer in a certain niche na tinatawag. Dapat pag-aralan natin. Pangalawa, yung aking natutunan doon sa sitwasyon doon sa babae, di ba? Nag-endorse siya. Ang mali naman doon sa brand, bakit niya pinalabas o in-advertise without the consent ng model? Although maganda nga yung ano, yung minodel niya nga, hindi binigyan ng consent or pagpahalaga dun sa model niya na masisira siya kung yun yung model na apparel, di ba? Sabihin yung ganun, iba naman, marami rin madudumihang isip, marami rin creative na madudumihang isip tayo, mga Pinoy, maraming ano yan, meaning sa pagdating sa mga ganung bagay. Kaya yon, nagka-viral yung video na yun. So, guys, you need to check everything and be responsible. Ano yung i-reling yung information pagdating sa mga ganyang bagay. Kasi, hindi na natin, kung pinilabas nyo ito, pinost nyo na agad nito, at nag-viral yan, wala ka ng control dyan. Wala ka ng control dahil kasi iba-iba na yung nag-ano eh. Kahit ilang IP address yun, kinalat na yan, ng ano yan,
ng ilan tao or maraming tao, wala ka ng control doon. Imbes kung meron ka talagang budget, isa-isa mo yung mga magkalat na yun. Okay? And third, yung si Mr. I don't want to mention yung name o yung YouTube name niya. Doon sa nagbabash doon sa babae kay Miss Leng. Ito lang yung masabi ko. Although you're good sa social influencer, you're getting traction in YouTube, you have subscribers, sana maging responsible ka rin. Dapat alamin mo rin yung hangganan mo as a influencer. Yun. Kasi I'm an influencer eh. Ayoko naman yung titrying ko yung kapwa social influencer ko, kapwa YouTuber ko, or kapwa kong onliner. Kasi naghahanap buhay siya. If ano yung pinasok ng negosyo ng isa, endorsement yan, is none of your business na. Kung galit ka man doon sa kumpanya niya na pinasok niya, maring doon ka mag-feedback doon sa kumpanya, not the model. Kasi third party lang yung tao eh. Yun yun. Third party lang siya. Pumayag siya because magmo-model siya ng t-shirt apparel or t-shirt product. Yun. Kaya, sa mga ganyan, pumapasok na yung tawag ng cyberbullying. Yan. Yun yung natawag nating batas na cyberbullying. And cyberbullying, maaari kang makulong within 12 years kung napatunayan. Yan yun. Kaya, dapat pag-aralan natin ang batas ng cyberbullying. Second, yung ethics of to be an online marketer or influencer. You need to have responsibility ano yung pinapost nyo. Huwag lang kayo click ng click at i-post nyo yung sumikat. Kung gusto nyo talagang maging proper at hindi kayo masira yung pangalan nyo or mabash kayo, you have to be responsible sa pinapost nyo sa online. Kasi iba na ngayon ang platform and iba na rin ang pag-convey ng message every week. Lalo na tayong mga millennials na tinatawag na mahilig mag-selfie-selfie, mag-promote sa sarili. That's great. It's an opportunity para maging scout. But you have to be responsible. Yun lang ang masasabi ko guys as a YouTuber, online marketer, and an entrepreneur. I hope may natutunan kayo sa sinabi ko. And please subscribe to my channel. So, press the bell button para meron kayo update sa aking mga videos. And please follow me to our official Instagram. So guys, ito lang ang masasabi ko and reaction dun sa video ni Mr. Rocky Tulpo about kay Miss Leng. So, I hope kay Miss Leng and dun sa nagbabasya yun ay gusto na kayo na maayos. So guys, this is a big lesson sa atin as a YouTube influencer or any influencer, online influencer man din kayo. So it's a big lesson. So be responsible kung ano yung papasukan yung negosyo or endorsement man yan, and be careful ano yung ipopost nyo through online. Yun lang. So guys, I'm signing out. Benji Palaron here. So have a nice day and bye guys! Thank you so much for watching. See you again on my next video.